木から。そう、うん、ちっちゃ。すごい、うん、でも 木から取りたいな。取りたい、うん、あ、good morning, magandang araw po. Day 3 na natin dito sa Pilipinas. Kuya, good morning. Good morning po. Kumusta? Excited ka na sa pagpunta natin sa Boracay? Boracay ko? So? Boracay ko? Umi. Ay, kyo ko? Kyo janak pe, Raishu. Hoya! Excited na sila. Ayan, bago yan. Ano? Keiko mo? Keiko mo ikanay ne. Isa na? So. Ikoki wa choto dame da kara. Ikoki ni noru. So. Chichai no? Chichai no ikoki. Ichi jikan dake ano, noru. Boracay made. Okinawa mitai ka? Oh, so, Okinawa mitai. Excited. Ayan, pero next time, kapag mayroon tayong budget or time, punta rin tayo Okinawa. No? Malayo po din. Pero dahil nandito tayo sa Pilipinas, Boracay is the best. Umi sa Pilipinas. No? Isa sa mga pinakamagandang dagat dito yan eh, sa Pilipinas. Eh. Saka first time din ni Papa na makakapunta ron. First time natin lahat doon, no? Excited na tayo, no? Ayan, may mga nagtatanong din pala kung ano yung airplane na sinakyan namin mula Japan hanggang dito sa Pilipinas. So, share ko na lang din sa inyo to para sa mga kababayan natin na ayun, nagbabalak din na magbakasyon sa Pilipinas. Kasi alam naman natin na isa sa mga magastos na pagdating sa pagbabakasyon is yung pamasahe sa eroplano. Kaya naman, isa rin yan sa mga sinisigurado kung kinukuha ko yung makakatipid kami. Kaya naman yung kinuha naming airline ngayon is yung AirAsia. Kasi isa yan sa mga murang airplane ticket papuntang Pilipinas from Japan. Ewan ko lang sa ibang bansa, pero yun, sa from Japan to Philippines, yun yung murang ticket price bukod sa Cebu Pacific. Kung may budget ka naman, pwede ka na rin mag-Philippine Airline kasi maganda rin naman talaga ang service ng Philippine Airline. And pati na rin ng Cebu Pacific, mura rin. Magkano yung ticket namin from Japan to Philippines? Di ba rin nakuha ko lang yung ticket namin ng 38,000 yen. So isang tao po yun. So ita times 4 lang natin. Yun yung price ng ticket namin ngayon. And so di ba rin hindi ako kumukuha ng ticket sa mga agent or agency ng airline. Mismong sa online application ako kumukuha ng ticket. Kaya naman direct ang pagbibili ko ng ticket, kaya mas mura talaga. And hindi naman to sponsored ah. Nagustuhan ko lang talaga yung AirAsia kasi mura siya. Kaya lang last time meron nga kami nakasabay na pasahero, nagkaroon sila na offload na baggage. So ibig sabihin naiwan yung bagahe nila sa Japan. Inaantay na lang nila yung dumating bago nila makuha. Actually, hindi lang naman sa AirAsia nangyayari yung offload eh. Sa ibang airline lang din. Sinuwerte lang kami last time na hindi yung bagahe namin yung isa sa mga na-offload. Kaya nakauwi kami na kasama na namin yung bagahe namin. Nakakaawa lang dito yung ilan sa mga pasahero na-offload nga yung bagahe nila. Eh, ang hirap noon kung nandun lahat ng gamit mo, pambihis mo. So, aantayin mo ba yun para makaligo ka o makapagbihis ka or bibili ka ng bago mong damit para lang makapagpalit ka ng damit mo. Yun yung experience namin last time na nakasabay naming pasahero sa AirAsia. Pero as of now, wala pa naman akong bad experience sa AirAsia. Siguro yun lang na na-delayed lang ng konti yung pagbaba namin to Manila ng 45 minutes. So yun, ano muna tayo? Luto muna tayo ng breakfast para makakain na muna tayo. Thank you.
Sige, ingat kayo ha. Message kayo pag uwi na kayo. Yan, sila Jom, saka si Shara, umalis lang saglit kasi dahil nga malapit na yung kanilang wedding day. May schedule sila ngayon sa simbahan para sa kumpisal. Ayan, palabas ulit tayo. May mga askasuin lang tayo ngayong araw na to. Ako magdadrive, Mel? Lubos-lubosin mo na. Kaya mo na to. Ayan, so sila Jom saka si Sha nandun pa rin sila sa church para sa kumpisal. Pero tapos na rin naman daw, pauwi na rin. Tapos kami nila, ito Emil. Si Yuna Chang saka si Kuya AG. Lalabas tayo. Kasama natin si Mama Aya pala. Ang unang gagawin natin pupunta tayo dun sa... Anong pangalan nun, Mel? Love Clinics pa. Papaayos kasi ng kuko si Mama Aya muna. Andiyan na pala sila, Jom eh. Makauwi na sila, Jom. Asama ba kayo, Jom? Mamaya na lang, no? Balikan ka namin mamaya, ha? Oo. Iingat. Samahan siya ni Tito Emil. Magpapaayos kasi siya na ng kuko si Mama Aya. Preparation para sa kasal. Pero hindi siya ang kakasal. Bisita lang, bisita. Isa siya sa mga bisita. Ayan, dito yan sa may ano, Pulilan. Okay na si Aya doon? Oo. Nakaan ba dito? Mga ilang oras daw ang matatapos. Okay, madaling pinaka. Nanadagan, nanadagdagan. May papot pa, may parapin. Saan naman yung next na pupunta natin, Mel? Punta tayo ng pag-upitan ni UJ sa... Baliwag, sa Baliwag. Oo, sa Walter Mart. Walter Mart. Dito mo papagupit si Kuya AJ sa The Ambassador Manila Salon. Bali, tabi lang siya ng Walter Mart Baliwag. Oh, may bilyara pa sila, oh. Magkano ang haircut po dito? 188. Ayaw mo nito? Gantong gupit? Jose Rizal. Ganda kaya ng gupit ni Jose Rizal? Ito. Aguinaldo, flat top. Ito na lang, oh. Kim Jong-un. Ah, hindi. Gusto ni Eji mahaba buhok. Ito na lang, kuya, oh. Oh, so, ayan. Tama yun na siya. Ito? Ha? Ano? Ayaw niya. Ayun na lang daw. Siya ang may gusto. Sige. Ito? Oh, ayan daw gusto niya. Ito na lang, kuya. Patingin? Maganda. Ah, ganito. Oh, maganda. Maganda yung nagustuhan niya. Sa SM dito tayo bibili ng sapatos ni Kuya AJ. So yun, gusto daw muna nilang maglaro dito sa game center bago kami tumingin ng sapatos. Thank you.
So ayan, nakauwi na kami sa bahay and nasundo na rin namin si Mama Aya. Asan na yung pinagawa mo? Ayan. Anong tawag dyan? Paa at kamay. Paa at kamay. Gel nail. Gel nail lang. Tapos nagpa-foots pa ako with paraffin. Anong tawag doon? Ang daming ek-ek ngayon eh, no? With paraffin. Paraffin ang tawag? Oo. Tinunaw siya na kandila na nilagay sa... Ano nangyari sa paa mo? Ano? Paa pa rin. Paa pa rin naman siya. Lumambot siya. Nakakalambot na paa. Paraffin is the word para... Para maging... Bahala ka siya. Good morning! Ayan, ito nga pala yung nabili natin sapatos para kay Kuya EG. Nakakita tayo ng sale sa Robinson Malolos for 900 pesos. Ayan, mura na rin. Naganap talaga tayo ng mura kasi isang beses lang naman susuotin ni Kuya EG and hindi naman siya nagaganon to sa Japan. So, teka na dyan, dali, kaya na tayo. Adobo. Adobo. Tamago. Adobo. Mahal, ilang mangga? I want 2 mangga. 2 mangga? 2 mangga. 2 mangga, yan. Meron tayong ano rito, mangga, na binili natin sa Pulilan Bayan. Magkano ba kilo bili ko rito? 60 per kilo. Pero gusto ko lang 2 mangga. 2 mangga only. Okay. Pagbalat natin. Pagbalat natin ang ating may bahay. Ng 2 mangga. Mukhang mangga. With bagoms, please. Yes! Mahilig sa mangga. Yan. Mahilig sa mangga kasi si Aya. Kaya ito agad ang request niya pagdating namin dito sa Pilipinas. Balat muna tayo. Malutong-lutong pa. medyo madilaw na rin, oh. Nako. Pero... siguro matamis. Pwede bang gawin gray hubs yan? Mukhang matamis, ha? Pwede gawin gray hubs. Pag medyo, ano na, hinog na. Pwede. Gray hubs? Oo, pwede. Mangga naman to, eh. Ayun, oh. Ito yung mga gusto kong mangga, yung ganyan medyo madilaw-dilaw ng konti. Pero, huwag yung sobrang lambot. Yung may konting lutong pa rin. Sarap. Saka kasi maganda pa. Sapa, yung medyo malutong-lutong. Ito, malutong-lutong. Hindi siya madilaw. Papunta pa lang. Meron tayong siyempre yung bagoong dyan, partner yan. Gusto ko talaga yung mangga na nasa sidecar tapos nasa jar na may tubig na kasawsaw. Na naka-stick, no? Tapos yung malalaki yung mga pisngi ng mangga. No? Tapos kukuha ka ngayon ng bagoong na may asin, na may sili. Tapos gusto ko yung ano yung kinakamay. Paano kinaka? Habang binabalat. Parang Indian talaga siya, nasa Indian. Mekos-mekos ba yan? Indian mango, yun talaga yung legit. Indian mango. Kaya pala tinawag na Indian mango. Talaga ikaw. Yan, tirahin na natin itong ano.
Mangga, mangga. Mangga, mangga. Hinok ka na ba? Oo, hinok na ako. Pala to eh. Hinok sila niya. Mangga, mangga. Ang charap. Ito, sabit din nila. Masim? Matamis? Matamis na siya. Matamis na. Ba't yung mukha mo tumatagilid? Ba't yung mukhang mangga? Yan ah. Tingnan natin. Ayun o. Oh. Ang sarili sakit. Parang may baboy pang kasama yung bagoong. Baby ko yan eh. Ayun o. Baby ko yan eh. Tamang-tama yung tamis. Mukbang ba ito? ASMR. Sarap. Mangga. Ang sarap pa ito kung may asin na may sili. Sarap. Para mabibitin tayo dun sa dalawang piraso. Pipitas ako. Ito, hinug. Lulaw pa tayo. Hindi, maasim yan. Sarap yan. Yun yung dinatawag ng mga talabaw. Itong bagoong gawa ni Mama. Gawa ba ni Mama yan? Yes. Peanut butter pala ito eh. Hindi, pinagyan na yan. Meron tayo ditong mangga. Kasi meron pa tayo dun, no? Mangga orange yun. Eh, no. Ayan, isang lalagyan pa. Na pinitas ni Mama. Tama ba si Mama ba pumitas ito? Oh, halatang pinitas lang oh. May isa nga pa. Kikara. So. Mango. Mango. So. Eh, mo chicho. Kikara. Eh, mangga. Mangga. Chicho. Sugo. Eh, to kit Kikara, tori tayo na. Tori tayo? Diyak ako, doon eh. Mango picking. Mango picking ang gusto mo? Mango gari? Mango gari. Mango gari. Mango gari. Ayan, tapos kung kumain mahal, unbox natin yung ano, dumating na kahon. No? Kunin ko na. Ayan o, may dumating sa ating package from Binondo, Manila. Ito. Ito. Ito ko tayo tayo. Wow! Wala pa. Wala pa. Ito. Chocolate kasi. Wow! Ay, tikoy! Ba, parang first time ko makakita ng tikoy, mascobado. Mascobado, no? Yun yung sugar, di ba? Nalala ko nung may kumain tayo ng puto bumbong, tapos mayroon doon mga flavors. Na mascobado? Oo, isa sa mga flavor mascobado. Wow! Oh. Usually yung tikoy na nakain natin last time, di ba? Nung nakaraan is plain. No, plain. Mm. Wow, parang masarap tikman to ah. Sabi ito eh. Ne, mascobado. Chinese New Year ba? Yes, oo. Oh, this coming February 10. Oh. Ang celebration ng Chinese New Year, kundi tayo nagkakamali. And bukod dyan sa tikoy, mahal. Ano na sa Chinese yung ano? Konghei Pad Choy. Konghei Pad Choy. Tapos dyan, bukod sa tikoy, may binigay sa atin, mahal. Ano yan? Delicacies. Delicacies, ayan. Ano kaya yung laman yan? No? Malo, inong gusto ha? Mas gusto niya yung kahon.
Alam niyo na kung bakit mas gusto niya Yuna Chang ng kaon, kasi artistic nga si Yuna Chang. Gagawa na naman niya ng kakaiba yung kaon na yan. From Miss Jenny, go. Kung hey pa choy po. Advance. Advance kung hey pa choy. Okay, oy. What is this? Hopya. Hopya, ay. Ube. Alam mo ba nung college? Hupa. Hindi. Kukwento ko lang, mahal. Nung college ako, lagi ako napapadaan sa Santa Cruz and bumibili ako ng dice, ano, hopya. Meron doon na mismong niluluto pa, mainit-init mong mabibili sa may Santa Cruz, Doroteo Jose Station, sa ilalim nun. Ano yan? Ho-lan. Anong ibig sabihin ng ho-lan? Hopya. Hopya pa rin siya. Hopya pa rin. Puro hopya siya. Dami, puro hopya. Ah, iba ba klase ng hopya? Ano? Pineapple cake. Ito naman. Ha? Magkaibang flavor yan? Pineapple cake daw. Hopya. Ah, ayun. Pineapple cake. Ito naman. Ah, Holland din siya. Hopya condol. Winter melon. Ba, masarap yan. Condol. Ano yung condol? Condol patola. Mus-mus kalabasa. Word. Ano yun? Cake. Ah, hopya baboy. Ang yan ang isa sa mga paborito naming hopya, hopya baboy, nung bata ako. May tinda kami, may tindahan kasi kami dati. Ito yung lagi namin tinda. Ako, ay. Hopya baboy. Hopya ube, ha? Masarap din yan. Ba? Iba-ibang klaseng hopya to, ha? Hopya bubo. Hopya munggo. Oh, di ba? Kompletong-kompleto yung flavor, ha? Oh. Hopya munggo. Ah, munggo din. Hope you love me. Hope you like it. Hope you like it. Thank you, Miss Jenny Go, dito sa binigay niyong kasalubong or delicacies na tikoy and iba't ibang klase ng hopya. Siyempre, sa-share namin ito sa aming family, kina Mama, ayan, kina Jom. Share natin sa kanila to. Ayan, maraming salamat po. Thank Kong you, hey pa choy. Mamotor tayo dyan. Ayan, palabas kami ni Jom ngayon. Pupunta kami sa isang ano bang tawag dun? Palinisan ng mga kuko. Papalinis kami ng kuko tapos magpapaputs pa na rin kami ni Jom. Dito na kami sa Pretty Bee Skincare Clinic. Yan, dito lang hindi niyan sa Pulilan. Dito kami magpapalinis ng kuko. So, pagkatapos nga ng isang araw na relaxation natin, magkita-kita lang tayo sa next video para sa kasal nila Jom and Shara. Ayan, salamat sa pagsama ngayong araw na to.